Magandang umagang muli sa inyong lahat, mahal kong mga kaibigan. Narito naman po ang inyong lingkod, Pastor Darwin Faigao, upang talakayin ang isang paksa na napapanahon. Ang paksa natin ngayon ay maganda, How to Stay Positive Despite Of. Mahal kong mga kaibigan, ang ating talata ay 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. At ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Tayo po ay umuko panandali sa isang pananalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat sa karapatan na muli kami makapag-aral ng inyong banal na salita sa gitna ng kalikasan. Tulungan po ninyo na maunawaan namin ang inyong mensahe at may sakabuhayan namin habang kami naghihintay sa inyong pagdating. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, bakit nga napakaraming mga tao, mahal kong mga kaibigan, na sila ay namumuhay hanggang ngayon na malungkot, hindi sila masaya at hindi sila nag-i-enjoy? It's because, una, mahal kong mga kaibigan, they trained their mind to see negative aspect in their life. So para tayo mabuhay na masaya at positibo sa gitna ng mga pangyayari, dapat i-train natin ang ating kaisipan na positive sa lahat ng aspeto ng nangyayari sa ating buhay. Halimbawa, tulad ng isang lalaking ito na negative, dumaan sa isang kalsadang mayroong rosas. Nung makita niya ang rosas, ay siya ay nagsabing, nakakalungkot. Ang ganda sana ng bulaklak ng rosas na ito. Kaya lang may tinik. Pailing-iling siya at lumakad papalayo na malungkot. Subalit narito ang isang lalaking dumating. Nung makita niyang rusas ay tuwang-tuwa siya at napawaw siya. Wow, ang ganda ng rusas, ang ganda ng bulaklak, purihin ang Panginoon. Kahit may tinik, pero napakaganda naman ang bulaklak. At siya'y masaya na lumakad papalayo sa rusas. Dito makikita niyo ang attitude ng dalawang tao. Ang negative at ang positive na tao. Opo, mahal kong mga kaibigan, huwag nating i-train ang ating kaisipan na maging negative. I-train natin ang ating kaisipan na laging positibo sa buhay kahit ano pa ang nangyayari sa mundo. Yan ang susi kung paano tayo'y manatiling positibo kahit mayroon pang nagaganap na hindi maganda. Always think, ating isipin lagi mga kapatid, na ang Diyos ay kasama natin. Araw-araw, He is in control of everything. Ang pangalawang dahilan kung bakit maraming mga tao ngayon ang hindi masaya, hindi kontentado at hindi maligaya ay nabubuhay sila sa isang kalagayang kanilang tinitrain ang kanilang kaisipan na laging magduda sa Diyos at laging ano po, mag-complain. Ang kanilang ginagamit ay salitang bakit, puro bakit. Why, ang sabi niya. Bakit ako ay hindi maganda kasing ganda niya? Bakit ako ay hindi gwapo kasing gwapo niya? Bakit ako ay ipinanganak galing sa isang mahirap na pamilya at hindi ako galing sa isang mayamang pamilya? Bakit ako ay ipinanganak na mayroong kapansanan? Napakaraming bakit, mahal kong mga kaibigan. Hindi siya ngayon masaya. Nabubuhay siya sa isang malungkot na buhay na halos ay wala siyang magagawa dahil hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Opo, mahal kong mga kaibigan, dahil sa mga taong ito, ang mga taong ito ay na-train ang kanilang isipan na maging negatibo at magduda sa Diyos at lagi silang hindi nagtitiwala, mahal kong mga kaibigan, sila po'y na-stress. They are stressed every day. At dahil sa kanilang hindi makontrol na stress, sila po'y nakakapag-isip na magpatiwakal o mag-suicide. Napakalungkot, hindi po ba? At yan ay napakaraming nangyayari ngayon na ganoon. Mahal kong mga kaibigan, turuan natin ang ating kaisipang maging positibo sa kabila ng mga nangyayari sa mundo. Pakatandaan po natin na ang discouragement cannot take root to a grateful heart. Ang discouragement ay hindi makaintrada at hindi manatili sa puso na mapagpasalamat. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Turuan natin
ang ating isipan na mag-focus kung ano ang mayroon ka at huwag doon sa wala ka. Magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang bukal ng pagpapala at siya ay alam niya kung ano ang nakabubuti para sa iyo. May mga bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan, mahal kong mga kaibigan. At kumisan ay mismo sa ating sarili nagsisimula. Pag tingnan mo ang sarili mo, mayroon kang mga kahinaan, yan ay nalulungkot ka. Ang payo ko sa iyo, kaibigan, accept who you are. Love yourself unconditionally. Ulitin ko, love yourself unconditionally. Mahalin mo ang sarili mo, wala nang iba, iisa ka lang sa mundong ito. Kailangan mong mahalin mo yan. Kung ano ka paman, kung ano ang mga pagkukulang sa iyo, kung ano man ang wala sa iyo, let's be happy and contented. Kung mayroon kang mga kasama sa buhay, sa pamilya man, sa school, sa trabaho, o sa kapaligiran, o tinatawag na kasangbahay, o tinatawag nating neighbor, na hindi mo mabago ang kanilang ugali, sila'y annoying, sila'y laging nagbibigay sa iyo ng problema, ay hindi mo kayang kontrolin sila, ang payo ko sa iyo, kaibigan, you cannot change them, change your attitude. Yung attitude mo ang baguhin. Look for something good from them. Hanap ka ng mga buting bagay sa kanila na ikaliligaya mo para ikaw ay hindi magiging negative at hindi ka malulungkot. So, find something that will encourage and inspire you. Find something in them that will inspire you. Find something in them that will bring you closer to God. So, narito ang isang payo ko sa inyo, mahal ko mga kaibigan. Start the day in a grateful attitude. Kung gusto mong mabuhay na positibo araw-araw, stay o start the day in a grateful attitude. Laging nagpapasalamat. Pagkagising sa umaga, tumingala sa langit, magpasalamat. Salamat o Panginoong Diyos at ako ay binigyan mo ng buhay. Salamat sa pagkakataong ako'y nakapagsasalita pa, nakakaawit, nakakakain, nakakainom, nakakalakad, nakakatakbo pa roon at parito. Nakakarinig pa rin ako hanggang ngayon, nakakangiti pa ako, nakakatawa. At higit sa lahat, nakapagsasamba pa ako sa inyo at nakapagpupuri sa inyo. Ganito ang payo ni Apostol Pablo. 1 Thessalonians 5:18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Ano po? Sa lahat. Lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng ano? Ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Mahal kong kaibigan, tungkulin natin na magpasalamat dahil ito'y kalooban ng Diyos. Noong ako'y bumisita sa isang hospital, kaibigan, manadatnan ko ang isang pasyente, isang ama, at sinabi sa akin, Pastor, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa kabila ng ako ay narito at nakahiga at may dextrose at iba pang mga gadget sa katawan ko, nagpapasalamat pa rin ako sapagkat mayroon akong mahal na asawang nag-aalalay sa akin. Mayroon akong asawa na nagbabantay sa akin. Mayroon akong mga anak na nagmamahal sa akin. Opo, mahal kong mga kaibigan, kung ano man ang sitwasyon na kinaranas mo ngayon, kung kayo man ay naghiwalay ng iyong asawa, huwag kang mag-alala, may pamilyang nagmamahal sa iyo. Kung ikaw man ay hindi na-promote sa trabaho, kaibigan, dahil sa politika, huwag kang mag-alala, may trabaho ka pa rin. Kung ikaw man ay walang tinapos, huwag kang mag-alala. Magpasalamat ka pa rin sa Panginoon sapagkat ikaw ay buhay. Mayroon mang tinapos sila, nasa libingan naman. Walang manliligaw sa iyo o walang tumanggap sa iyong sa iyo pag nanliligaw ka, don't worry. Ang mahalaga, buhay ka pa. At hindi lang sila, marami pa na naghihintay sa iyo. Kung ikaw man ay walang mga mamahaling gadget, don't worry. Hindi yan ang priority. Ang priority ay buhay ka sapagkat may pag-asa. Habang may nananalaytay na dugo sa iyong katawan, may pag-asa, kaibigan. So ang payo ko sa iyo, mahal kong mga kaibigan ngayon, kahit ano pa ang katayuan mo ngayon, you can find so many reasons to thank God. You can find so many reasons to remain faithful and trusting God. Stay positive, enjoy life to the max. Life is too short to be negative. Life is too short to be disappointed. God bless you. Bye-bye. See you again next time.